Niyanig ang Kabisayan ng magnitude 6.5 na lindol, pero ang tindi ng pagyanig naramdaman mula Bicol hanggang Mindanao. Rumehistro sa intensity 7 ang lindol sa Ormoc City at Kananga, Leyte, na itala ang epicenter malapit sa Ormoc, Leyte. Sa paunang tala po ng otoridad, may mga nasawi sa bayan ng Kananga at Ormoc. Ayon sa FIVOTS, paggalaw ng Philippine Fault ang sanhi ng lindol. Ito rin ang nagdulot ng magnitude 7.8 na pagyanig sa Baguio City noong 1990 na isa sa pinakamalakas na lindol na naitala sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Katrina Sol. Katrina? Joseph Tina, pasado alas 4 nga kaninang hapon nang maramdaman nga sa Leyte ang magnitude 6.5 na lindol at naramdaman din yan ng ilang kalapit na probinsya nito. Wasak ang isang bahagi ng grocery store na ito sa Kananga, Leyte. Kasunod ng pagyanig ng magnitude 6.5 na lindol, ilang kotse ang nadaganan pa ng gumuhong tipak ng semento. Marami pa raw ang natrap sa loob ng gusali. Sa ibang bahagi naman ng bayan, nagkabitak-bitak ang kalsada at ang isang bahagi ng bundok, mistulang natapyasan dahil sa landslide. Sa inisyal na ulat, may isang nasawi sa Kananga dahil sa lindol. May nasawi rin daw sa bayan ng Ormoc ayon kay Mayor Richard Gomez. Mayroon isang confirmed na fatality dun sa isang mountain barangay namin na natabunan ng landslide. May mga reported na number of patients dito, mga about 40. Yung iba na dala na namin sa hospital, yung 14 na patients namin nandito sa command post, sinitreat sila. Karamihan dito, ano, mga na-shock, na trauma. Mabilis ding inilabas sa mga pasyente sa Ormoc District Hospital. Sa bayan ng Tungunan, nabulabog ang mga trabahador ng isang geothermal plant, pati mga estudyante sa University of Mandaue, mga namamasyal sa Plaza Fuente sa Cebu City, at mga empleyado ng Iloilo City Hall. Nawala naman ang kuryente ang ilang bahagi ng Leyte, pati na ang buong probinsya ng Bohol at iba pang kalapit nitong lugar. Pinakanapuruan sa pagyanig ang Haro at Kananga, kung saan naitala ang intensity 7 na pagyanig. Naramdaman din ito sa marami pang lugar sa Visayas. Dahil mababaw at nasa 2 kilometers lang ang depth o lalim ng epicenter, pinangangambahang matindi ang pinsalang dulot nito. Yung 6.5 damaging yan, naalala nyo sa Mabini, no? Batangas, 6.6. May mga serious damage tayo. Sanhi ng lindol ang paggalaw ng isang bahagi ng Philippine Fault, ang pinakamahabang fault line sa bansa. Ang movement po ng fault ay horizontal. Yung dalawang block ng fault ay gumalaw horizontally. So walang vertical movement na involved. Wala naman umanong banta ng tsunami kasunod ng lindol dahil nasa lupa ang epicenter nito. Ang mas kailangan daw paghandaan ay mga aftershock, bagay na nararanasan ngayon sa bayan ng Haro. Marami-rami na po, hindi ko na nga nabinaw yung aftershocks, pero medyo ano naman na siya, hindi na katulad talaga yung bukso kanina na sobrang lakas. Yung gumagalaw na yung ano, yung lupa. May mga evacuation centers ang Haro, ang mga barangay, meron talagang designated evacuation center, ma'am. Joseph Tina, sa ngayon nga ay patuloy pa rin nga ang ginagawang pagkalap ng impormasyon ng FIVOX doon nga sa mga lugar na apektado ng naturang paglindol.